Yung buong ating update kanina, yung pagtatayo po ng ating church and school, nag-umpisa na po yung pinakamagandang part ng ating building, yung po foundation. Dahil yun po ang pinakamahal. Diba? Kaya po maganda po ang part yun, no? So, tayo po ay gumagastos na po ng weekly natin, almost 50,000 salary. Alright, so, praise God, amen. Tunay nga pong hindi po tayo nagbabali sa ating mga nagkatrabaho, no? Hindi nag-delay. Kay Friday pa lang, nandiyan na yung pera, amen? Yeah. O, Sabado pa lang yung Sabado, pero Friday, binibigay na. Okay, so hindi po tayo delayed. Advance pa yung payment natin. Tama pa? Forman natin, okay? Purihin ng Diyos sa bagay na yun. Kaya po, isang malaking privilege na makilala ng lubusan ng Panginoon at hindi tayo lalakad sa ating sitwasyon, kundi tayo lumakad sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? Huwag natin ilimitahan ang kakayahan ng Diyos sa buhay natin. No? Na sa doon lang sa sahod natin at anuman ang income natin ay doon tayo nakatayo. No, doon natin binibase na tayo ay makakatulong sa Panginoon. Who we are in the best. Hindi po kailangan ay kung ano yung kaugnayan natin sa ating Panginoon. At ang ating kaugnayan sa ating Panginoon ay we must walk in the spiritual realm. We must walk by faith. Meaning, ang ibig sabihin po nun ay kumikilala po sa sistema ng Diyos, at ang sistema ng Diyos to provide is walk by faith. Kaya ang pangako ay makukuha sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Tama po yan? At ang pangako dito ay si Kristo. Yun po yung binabanggit ng ating binasa last Sunday, Galatians chapter 3, na ang pangako ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pamana ay hindi magiging pamana kung ito ay nakukuha sa gawa. No? Hindi na ito gawa pamana, hindi na gawa ito pangako kung sa pamamagitan ng gawa. Kaya ang pamana ay hindi mo pinagtrabahuan, kundi ito ay ibinigay lamang. At makukuha mo ang ibinigay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya sa Diyos ay sa pamamagitan ng salita niya. Hindi sa pamamagitan ng sitwasyon mo, hindi sa pamamagitan ng iyong status, no? Na kapag masaya ang araw mo o masaya ang sitwasyon, yun ang faith. No? Kapag wala kang sakit, wala kang problema, yun ang faith, hindi po ganun ang faith. Amen. Ang faith ay nakasalalay sa kanya. Tama mo 'yun. Okay? Yun po yung pamana, hindi sa sitwasyon mo, hindi sa gawa mo para maranasan mo. Okay? Kundi ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alright? Hindi ng ating sitwasyon, hindi ng ating status. Kaya kung sa ating pagbibigay, amen, sa ating pagbibigay, ay lumalakad tayo sa pananampalataya. Bakit? Kasi hindi tayo nakakulong sa kahirapan. Kaya nagbibigay ka. Linalabanan mo. Amen? Ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi mo lang inalabanan, kundi lumalakad ka sa pananampalataya. Kaya hindi pananampalataya kapag may pera ka, doon ka nagbibigay. Hindi yung pananampalataya, yun ay by side. Kaya hindi na tayo makapagbibigay kapag ganun po tayo, amen. Hindi na tayo makapagbibigay ng buong puso. Hindi tayo makapagbibigay ng masaya. Makapagbibigay ka ng masaya at makapagbibigay ka ng buong puso kung ang Panginoon ang siyang dahilan mo. Yun po yung amen po ba? Alright? At hindi ka nakikipagkumpara. Hindi ka nakikipagkumpit. Okay? Hindi ka nakikipagkumpara na kung ano yung binigay mo at halaga. Hindi po yun. Kundi yung kaugnayan mo sa Panginoon. And the system of God, your relationship, will supply all your needs. Yun po yung paglalakad sa pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa, hindi sa pamamagitan ng iyong sitwasyon,
Hindi sa pamamagitan ng promote mo, God will provide. Alright? So, hindi po yun. Ngayon, ano? Hindi ba gagamit ang Diyos? Posible gagamit ang Diyos. Sa iyong posisyon, sa iyong salary. Pero, hindi natin dapat limitahan doon lang. Amen po ba? Okay? Kung isa kasi, doon gagamit ang Diyos, yes. But, hindi mo pwede limitahan ng Diyos. At doon lamang, pwede mag-supply ng lahat ng iyong pangangailangan sa buhay. Amen po ba? Okay, dahil sin ang tinanggap natin. At si Jesus ang tinanggap natin. Hindi pera, hindi material, hindi emotion. Sin ang tinanggap, sin ang pangako. Bakit? Kasi if you have the sin, you have everything. Amen. Yun ang tamang solusyon. Alright? Hindi bunga, hindi dahon, hindi kahoy. Kundi yung binhi. Kapag may binhi ka, may kahoy ka, may dahon ka, may bunga ka. Hindi dinuwa natin. And that is Jesus Christ sa buhay natin. Amen po ba? Alright? Kaya po yun ang pagbibigay natin. Okay? Marami. Kaya nga ang bunga ay pwede gamitin para magkaroon ng pera. Ang kahoy ng halaman, ang puno ay pwede magkaroon ng pera. So hindi natin pwede limitahan. Okay? Kaya yung Valentine, hindi pwedeng limitahan na chocolate lang. Amen. Hindi pwedeng limitahan na bulaklak lang ng rose. Tama ko ba yun? Maraming pwedeng gawin na para ipagkita ang pag-ibig. Amen po ba? Okay, so hindi lang po ng red roses, mayroong white, mayroong pink. Tama? Oh. Pero tayo po, ng mga Kristiyano, araw-araw ay araw ng puso. Amen? Hindi po tayo nakikiuso lamang. Amen po ba? Okay? So, ang Valentine ay hindi lang po pang-okasyon sa atin kundi araw-araw. Amen po ba? Kaya sa mga kabiyak natin, hindi lang tuwing Valentine na nagsasabi ng I love you. Kailangan araw-araw. I love you. Amen. Oh, tama po ba yun? Bro, tuwing Valentine lang, Pastor. No, hindi po, no? Kundi tayo po ay occasionally and regularly. Amen? Na tayo po ay lumalakad sa puso. Okay? So, praise God. Kaya sa ating pong update ay almost 1 million na po rin po yung ating materials na after groundbreaking. After groundbreaking, ang materials po natin ay almost 1 million. Okay? So, may 1 million bang lumabas? Wala. Okay, wala pa pong lumabas ng 1 million pero meron na po tayo materials at po rin ng Diyos na may ginagamit ang Diyos para sa atin at kung saan po ay nagiging posible po lahat ng bagay. Amin po ba? Na nagiging bukas po yung ating Panginoon sa magitan po ng mga pagkukunan po natin ng materials para open po sila sa atin. Amen? Okay, so wala kang nagiging balakit. Wala kang nagiging problema. Okay po ba? Amen. So, palakpan naman natin ang Panginoon. Okay? So, ito po yung pinaka-magandang privilege, no? Yung foundation. Dahil ito po ang pinaka-magastos. Amen! Kaya hindi problema yan. Amen po ba? Okay. So, tayo po ngayon ay nasa Mosaic Covenant na po tayo. Okay, so Exodus chapter 19, okay, verse 4 hanggang verse 8. Okay, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Hebreo. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inaray. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at
isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat na iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat na iniutos ni Yahweh. Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Kay Deuteronomy chapter 28:9-10, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tuto pa rin ang kanyang mga tungkol. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. So kung titignan po natin ang covenant ni Moses, ay ito po ay parang conditional dahil meron po kondisyon sa mga nabanggit ng mga talata. No? Okay? Kung susundin ninyo yun po sa Exodus, no? At magiging tapat kayo sa ating kasunduan. Sila daw ay magiging bayan hinirang at ang buong daigdig, no? Ay sa kanya at ang bansang Israel ay magiging katangi-tanging bansa. So para mag-conditional ang binabanggit ko dito, pero kung ating pag-aaralan ang Mosaic Covenant, ang tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, ay hindi po nagbago ang pangunahing tipan niya kay Abraham. Okay po ba? So, ang covenant ni Moses ay very broad, no? Medyo malawak ang kanyang tinatakil. Okay? At isa na po rito na ating tinakil na ito ang naging introduction natin patungkol sa batas, patungkol sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. So isa sa pangunahing sangkap ng covenant ng Diyos kay Moses ay yung pagbibigay ng kautusan. At specifically, ay yung pong 10 commandments. Alright. So, pinaliwanag po ni Pablo sa atin na ang kautusan ay hindi yan ang magiging dahilan para tanggapin ang pangako. Okay? Hindi sa pagtupad ng kautusan para matanggap natin ang amana at ang pangako, at ang pangako niyan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Alright? At naibigay daw ang batas, no? After 430 years, pagkatapos nakipag-covenant ng Diyos kay Abraham. Okay? So, nung dumating ang 430 years, at ibig sabihin, nung dumating ang kautusan, hindi nawalan ng bisa ang pangunahing covenant ng Diyos kay Abraham, na kung saan ang covenant ng Diyos kay Abraham ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay matatanggap ang pangako at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Amin po ba? So, sa ating pag-aaral, bakit pa ibinigay ang kautusan kung gayon ng pangako, ang pangana ay hindi naman makukuha sa kautusan? Okay? So, sabi po ng paliwanag ni Pablo, ang kautusan ay naibigay upang sa ganun makita ng bansang Israel ang kasalanan sumisira sa buhay nila. To reveal and to expose sin. Because sin ay nagbibigay ng curse, nagbibigay ng sumpa sa tao. So before the law, listen, bago ang batas, okay, ay dumating na, bago ang batas, ay nandiyan na ang kasalanan. Hindi pa lang kapag dumating ka. Hindi pa lang nung dumating ang batas, ay doon pa lang ang kasalanan. Kasi sabi po sa Romans chapter 7, ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng batas, nakita ko ang aking kasalanan. So, ibig sabihin,
nung walang batas, hindi niya nakikita ang kasalanan. Hindi yung dumating pa lang ang kasalanan, hindi po. Nung dumating ang batas, doon niya nakita na siya pala ay makasalanan. So yun na yun ang layunin ng batas kung bakit ibinigay ng Diyos. Upang sa ganun, makita ng bansang Israel na sila ay namumuhay sa kasalanan. Okay mo ba? Okay? So, yun po yung pangunahing dahilan kung bakit ibinigay ang batas. Alright? So, pangalawang pangunahing, isa pa lang yung dahilan kung bakit ibinigay ang covenant ng Diyos kay Moses. Okay, upang sa ganun, magkaroon ng reaffirmation. Reaffirmation, ibig sabihin ng reaffirmation, ay para po i-renew o ipaalala sa bansang Israel, okay, kung ano ang pangako ng Diyos sa kanilang nilunong Abraham. Okay? At ganun din, pangatlo, upang sa ganon, magkaroon na ng unti-unting katuparan, ha? Unti-unting katuparan kung ano yung tipan ng Diyos kay Abraham na ang lahi ni Abraham, physical, ha? Ang lahi kasi dalawang bagay po ang mangyayari sa buhay ni Abraham na meron din pangako ang Diyos sa kanya personal at yan ang lahi niya sa bansang Israel. Okay? Na siya rin ay meron personal na pangako ang Diyos, no? Na meron siyang itatatag na bansa na mula sa kanya on the physical side. Amen po ba? And then, okay, basahin natin ang Genesis chapter 12. Tingnan natin. Genesis chapter 12. Ang sabi niya kay Abraham, verse 2 at saka verse 3, pararamihin ko ang iyong mga anak at ako, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Ito po. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Okay? So, malaking bansa at pagpapalain sa marami. Okay? Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. At dito po pumapasok si Kristo. Hindi sa pamamagitan po ng lahing Israel at doon ay ang maraming mga bansa ay magpapala. No? Somehow, meron pong katotohanan yun, pero ang pangunahing katotohanan na ang covenant ng Diyos kay Abraham na magiging pagpapala siya, ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Christ. Okay po ba? At dito po, lahat ng buong salibutan. Okay, kaya kasama po, hindi lamang ang Israel, no, ang gustong tawagin ng Diyos, kundi ang lahat ng maraming mga bansa. Ang Israel lamang ang naging pangunahing bansa na para po ilagana ang mabuting balita. Okay po ba? Pero hindi po siya special sa ibang bansa. Okay? Amen po ba? Kaya po, tayo pantay-panday din. Hindi ibig sabihin, pastor ako, hindi ka pastor, mas special ako sa Diyos. Hindi po, iba lang ang ating tungkulin at ang purpose ng Lord, pero tayo po ay pantay lamang sa harapan ng Diyos. Okay po, hindi na walang tinatangi ang Diyos. Okay? Kanya-kanya lamang na panawagan ang Diyos na ibinigay sa atin. Ganun din sa bansang Israel. Okay ba? Amin po ba? Okay. So, ngayon, sige, uli, ituloy na po natin pag-aralan. Genesis chapter 22, verse 16 at saka 18. So, Genesis chapter 22, dito naman po, ay nung iyalay ni Isaac o ni Abraham ang kanyang natatanging anak na si Isaac. Tingnan nyo. Pararamihin ko kung gaya ng mga bituin. Oh, verse 16. Sa kalangitan ang iyong lahi at lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanila. At
ihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. No? So, tignan niyo po, ang Israel ay gagamitin ng Diyos para ipakita niya kung gaano pabait, gaano kabuti ang Diyos. At kaya ang mga ibang bansa ay maiikit sa bansang Israel dahil sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa bansang Israel. Amin po ba? At ngayon po, sabi ng mga talata sa ibang aklat ng Bible, kayo ngayon na tumanggap kay Kristo ay tunay na lahi ni Abraham. Kaya ikaw at ako, sabi mo sa katabi mo, lahi ka ni Abraham. Ha? Lahi ka ni Abraham. So ibig sabihin, kung i-apply natin dito, eh, sa pamamagitan mo, ha? Sa pamamagitan mo, ihilingin din ng mga tao sa Diyos na sila rin ay pagpalain tulad mo. Alright? So my dear brothers and sisters, it is not your position. Ha? It is not your position, it is not your money. Hindi yung kalagayan ng physical ang makikita ng tao para kayo at ako ay sinasabing pinagpala ng Diyos kundi sa pamamagitan ng buhay ni Jesus na tayo nabubuhay. Doon nakasalalay ang ating kalagayaan, ang ating kapayapaan, ang ating tagumpay. Yung puso natin ay naka-angkla sa Kanya. The anchor of our soul is hope. And that hope is Jesus. Kasi bawat galaw ng tao, bawat isip ng tao ay may pinagmulan. Bawat sinasabi ng tao ay may pinagmulan. Amen po ba? Kung ano yung laman ng kanyang puso. Okay? Kaya kung ang isang tao ay hipokrito, pwede niyang itago ang laman ng kanyang puso. Pero, hindi ito magtatagal. Ha? Ganun po yung hipokrito. Pwede mo mabait ka, pwede mo may ginagawa kang tama, pero dahil meron kang self-interest, balang araw, may expose manuman ang laman ng puso. Alright po ba? Kaya po, yun ang ating buhay ngayon. Ha? Yun ang ating dapat na maging kalagayan natin. Katulad ni Abraham, amen, walk by faith. Right? So my dear brothers and sisters, as we move on, in our study with the Word of God, yung sinasabi ko kanina, hindi ka pwedeng manampalataya without the Word of God. Kaya, isang paimbabaw na tayo'y nananampalataya sa Diyos na hindi mo alam ang salita ng Panginoon. Hindi pwedeng hiwalay ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya po kung sinasabi natin nagtitiwala tayo sa Diyos at kumikilala sa Diyos at nananampalataya sa Diyos, alam mo ang salita ng Panginoon. Alam mo, hindi mo i-memorize, kundi laman ng puso mo ay ang kanyang mga salita. Kaya nabagin ko po noon, ako'y magaling mag-memorize. But ngayon, hindi na ako nag-memorize. Hindi na po ako nag-memorize. Kundi, kapag binabasa ang salita ng Diyos, ay namuusap sa akin at nagiging permanente sa aking puso at hindi ko na kailangan i-memorize. Kasi kapag naging karanasan mo ito, hindi mo ito makakalimutan. Amen po ba? At hindi mo ito pinipilit na maranasan mo kundi ito'y isa ng bahagi ng iyong buhay. Yun po ang tunay na nagtitiwala sa Diyos. At patuloy na umaasam sa kanyang mga salita. Kaya kung ating sitwasyon ay mas inaasam natin ang pera, inaasam natin siya na dito tayo, liligaya, dito tayo makakawala sa anumang bigat ng buhay, hindi po yan ang salita ng Panginoon. Amen? Dahil iba ang nagiging pag-asa mo sa buhay mo. Alright? Kaya po, tulong-tulong po tayo sama-sama, mga kapatid. Dahil saan ang salita ng Panginoon ang siya naging maging buhay na natin. That's why He is the way, the truth, and the life. At kapag yan, marami mga tao magsasabing, gusto ko rin ang Diyos mo. Eh, dahil nakikita nila na siya ang buhay mo. Hindi ang mga bagay dito sa mundo. Alright? Ngayon, Pastor, hindi pa kailangan ng mga bagay dito. So, yes! But as the Bible says,
it will be added unto you. Susunod yun. Okay? Susunod po yun. Pero hindi nyo lang pangunahin na kapag sumunod na, doon ka nagiging malaya. Hindi po. Malaya ka na, kaya susunod ang mga bagay niya. Kaya hindi yun ang nagiging kaligayahan ko, kundi yun ay bunga lamang ng kaligayahan mo sa ating Panginoon. Alright po ba? Tama po yun. Kaya kung ano man ang ibinigay sa atin, kung meron mang nagsiselebrate ang Valentine, Goya man yan, Hersey man, hindi na doon nakapsalala. Yamin po ba? Ang mahalaga ay in-express niya ang kanyang pagmamahal. Oh. Tama po ba yun? Pero kung tayo ay hindi nakabase sa pag-ibig, talaga namang magkukumpara tayo at nakasalalay doon sa material na bagay. Kaya hindi nagtatagal ang relasyon. Alright? Nandiyan po ba tayo? Amen po ba? Kaya kapag ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid, no? Na ang salita ng Panginoon, no? Ang siya nang magiging paunayan ng salita ng Diyos ay si Jesus. And the Word became flesh. Si Jesus ang salita. Tandaan natin. Amen. Kaya, kapag hindi ka nauhaw sa salita ng Panginoon, meaning, there is a difference, there is a problem. Okay? Ngayon, kung hindi ka nauhaw, patuloy mong pakinggan ang salita ng Panginoon and it will give you the desire. Kaya nga, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire. He will give you the desire. Okay po ba? Amen po ba? So, ulitin natin. At ihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila ipagpapalay ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalayan kita dahil kay Abraham. Tignan nyo. Sapagkat sinunod niya ako at inupad ang aking mga utos. Sa King James Version, because of Abraham, he followed my commandments, my status, and law. Tatlong bagay na yung pasayas po niya. Ang kautusan, mga status, no? Pamantayan, at saka law, o mga kautusan, law, mga commandments, no? And then law. Abraham, follow everything. Now, meron na bang batas doon? Wala pa. Sa panahon pa lamang ni Moses, ang batas. Pero sinabi na ng Diyos kay Abraham, o kay Isaac, Genesis chapter 26, Isaac na po ito. No, inulit niya, reaffirm din ng Lord kay Isaac ang pangako o tipad ng Diyos kay Abraham. At kaya pararamihin din ng Diyos kay ang Diyos at pagpapalay sa Isaac dahil kay Abraham. Dahil kay Abraham na tipad niya. Amen po ba? Kaya the covenant of God, wala pong pwedeng mag-break ito. Amen. Hindi na ng anumang sitwasyon ni anumang kalagayan ng tao, tuto pa rin at tuto pa rin ng Diyos ang kanyang covenant. Alright? Ngayon, kung hindi man magiging masunurin si Isaac, tuto pa rin at tuto pa rin niya. Amen? Sa ibang pamamaraan. Okay? Alright? Pero mangyayari ang covenant. Kaya kung si Maria ay hindi siya tumugon, meron ibang pwedeng babae na pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya hindi kailanman nagbago ang Diyos noon, ngayon, at magpakinan naman. Tao ang nagbago. Kung bakit? Ang pangako ng Diyos na walang kondisyon, His promise, His covenant, amen, is unconditional. Unconditional. Amen po ba? Alright? Kaya, dito po, dahil si Abraham, ay nanampalataya, God declared him righteous. Kaya dahil sa kanyang pagiging righteous, sa kanyang pananampalataya, even there is no law, there is no ordinances, there is no written ordinances, Abraham followed all the commandments, statutes, and law of God. Amen ba? Ang tinupad ni Abraham because of the righteousness. Alright? So, ganun din po tayo.
tayo po ay nating declared righteous because of Jesus. Tinanggap niyo po mga Panginoon. So, you are right, righteous because of Jesus. Hindi dahil sa pagtupad mo, hindi ka naging righteous dahil mas mabait ka kaysa sa akin. Mapagbigay ka, maunawain ka, no? Responsable ka, masipag ka, kaya ikaw ay righteous. Hindi, you are righteous because of your faith. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinanggap mo ang katuwiran, at ang katuwiran niya ay si Kristo. Righteousness is Jesus Christ. If you have Jesus, you have righteousness. If you have Jesus, you have faith. If you have Jesus, meron kang Jesus, meron kang katuwiran. Kung meron kang Jesus, meron kang kabanalan. Kung meron kang Jesus, may pagpapala ka. Kung meron kang Jesus, may kagalingan ka. Seed ang binigay sa atin. Amen po ba? Kaya, hindi sa mamamagitan ng gawa mo kung bakit Christ. Kaya doon ka mabuhay. Doon tayo mabuhay. Amen. Dating hindi tayo sumasamba, nag-a-attend, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagpupuri. Bakit ka lang magpuri? Bakit ka lang magpapuri? Because of the righteousness. Nakapagbago ka. Amen. Nagbago ang iyong spirito. Nawala ang kasalanan mo. Amen. Are you with me? Nawala. At yun ang nangyari. Na-empower ka kung bakit ka nakagawa ng bagay na hindi mo kaya gawin. Because of His righteousness. Kaya lang po, sabi ng Romans chapter 1 verse 17, at yan ay sinabi ni Pablo, at yan ay galing niya sa Old Testament. Yung sinabi ni Pablo, the just shall live by faith. Ang mga taong binago, ang mga taong ganap, the just, ay mabuhay sa pananampalataya. Yan ay galing sa Old Testament. Na binanggit ni Pablo in the New Testament. Okay? Kaya po, doon ka tayo mabuhay. Kaya kung gusto mong lalong makatupad o lalong makagawa ng mabuti na ayaw mo yung masama, gusto mo yung masama. Amen? Gusto mo yung kasalanan? Hindi. Ayaw natin mapasama ang buhay natin. Ayaw mo natin mapasama ang ating pinansyal. Ayaw natin mapasama ang ating katawan. Tama mo ba yan? So, mabuhay ka doon sa katuwiran ni Kristo na tinanggap mo na yun ang pinasimulan natin. Amen? Kaya imagine, Romans chapter 1, verse 17, faith to faith. We start in faith, let us continue in faith. Amen? At akala ng marami, na kapag daw maka-Diyos ka, manampalataya, lalo kung hindi makagagawa, no, nagpasimula tayo sa faith. Amen? At nakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin nagawa. Amen po ba? Tama po ba? Oh. Nabuksan ang ating isip at puso. Buo ang kalikasan na binigay ng Diyos sa atin. Kailangan lang natin patuloy na malaman ito sa pamamagitan ng kanyang salita upang sa ganon ay makalakad sa pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon. Amen mo ba? Oo. Kaya hindi mo kayang baguhin ang inyong sarili kung paano tayo nagpasimula. Kaya tayo ang nagkaroon ng pagbabago dahil nagpasimula tayo sa pananampalataya. Kaya magpatuloy tayo sa pananampalataya. Amen? Oo. Kaya kung pilit natin magpapatuloy sa ating sariling gawa na kailangan nyo kung gawin to, kailangan magpukainin to, kailangan magawa kung gumisi, kailangan maging masipag ako, kailangan maging responsable ako, kailangan ito kung gawin ko, nakakulong po tayo. Tayo alipin ng kautusan. Alipin ng mundo. Are you with me? Yes. Hindi tayo dapat magpatuloy po doon. Amen? Na sinisikap natin huwag mangyari ang ayaw natin mangyari. Sinisikap natin hindi maghirap. Sinisikap natin hindi magkasakit. Sinisikap natin na ayaw natin magkaroon ng problema. Gumagawa tayo sa ating sariling pamamaraan. Live not on your own understanding, the Bible says. Amen? Kaya alam mo, makikita ng mga tao, ay kung ano ang buhay nila, yun ang buhay natin. Pero meron tayong dapat na ipabuhay, yung bagong buhay na tinanggap natin. Huwag na tayong mabuhay pa sa dati nating pagkatao. Amen po ba? Mabuhay na tayo sa tinanggap na nating buhay at nagsimula na tayo doon.
Nagsimula na tayo. Kaya magpatuloy tayo sa anumang pinasimulan natin sa buhay natin. Amen. Kaya nga, think what is true, what is other. Kailangan huwag na natin isipin pa. Isa lang dapat ang isip natin. Ayan ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ganoon ang nangyari kay Abraham. Kahit wala mo siya na ordinances sa panahon ni Moses, ay natupad ni Abraham because of the righteousness of Jesus Christ. Na tinanggap niya by faith sa kanyang buhay. Amen po ba? Oh. Alright? Itibigin mo natin. Kaya kung tayo mamumuhay, hindi ibig sabihin, ginan niyo po, kada iwas in the physical, doon tayo nagpapatuloy, hindi tayo nakatapos. Ngayon, kapag tayo lumapat sa pananampalataya na katulad ni Abraham, hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. Katulad ni Abraham, nagkasala mo siya dalawang beses. Tama po yan. 2 times. At gumaya pa po siya isa. Bilhin mo. Para iligtas niya ang kanyang sarili. Ibibigay niya ang kanyang asawa. Nakasarili si Abraham. Oh. Wala siyang covenant sa kanyang misis. Ha? Yung kay Abraham, kay Abraham. Pero kayo po ngayon, may covenant na sa ating mga misis. Amin po ba? Ganon din ang misis ay may covenant sa atin. Amin po ba? At yan ay magagawa lang natin sa pamamagitan ng covenant ng Diyos sa atin. Dahil ang bawat isa ay hindi perfect. Gusto niyo maging perfect ang relationship niyo? Gusto niyo perfect ang relationship niyo sa mga kaibigan niyo? Accept those who are unperfect. Tanggapin niyo yung mga tao hindi perfect. And then, your relationship will be perfect. Amen po ba? O, ganun po yun. Hindi yung kapag ginagawa niya, may condition po yun. Pero we are still human being. We are still needs. God will provide. Amen. Kung ano man hindi kaya ibigay ng tao, kaya nga po may ibigay mo dahil God provided it in your life. Amen po ba? So, alright? So, 3 beses, o 2 beses, nagkasala. Si Abraham. So, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Hindi ibig sabihin hindi na tayo magkakaroon ng problema. Kung titignan natin in Genesis chapter 26, nagkaroon ng famine. Genesis chapter 26, nung si Isaac na, nagkaroon ng tagutom doon sa pangako ng Diyos na lugar. That is a promise of God that God will provide. That is a promised land. Pero nagkaroon ng famine. Nasaan na yun? Ang pangako ng Diyos. Where is the promise? Ako'y naging starved. Nasabi ni Isaac sa kanyang sarili. But the Lord said to Isaac, don't go to Egypt. Huwag ka magtiwala sa Egypto. Huwag ka magtiwala by material things. Just stay and I will bless you. Sabi ng Diyos kay Isaac. Amen po. So, ganun din po ang sabi ng Diyos kay Abraham. Amen? Do not fear. I am your shield. I am your reward. Kung minsan as we follow the Lord, meron tayong mga hindrances na harap sa buhay natin. But do not fear. Like Isaac, like Abraham. Amen po ba? So, hindi ibig sabihin wala. Pero ang kadalasan ng mga tao, kapag wala, okay, kapag meron, hindi okay. Hindi po doon nakasalalay dapat. Amin po ba? Nakasalalay ang ating security and confidence sa Panginoon. Kaya si Isaac, sa kabila ng pangin, nagtanim siya. Nagtanim po siya. Hello? Oh. Kaya po, sa kabila ng kahirapan, magtatanim ka. Ito po yung pinakamaganda kasi ito yung pinakamagastos. Hindi yung kapag maraming kailangan natin ng ilaw, doon ka magbibigay. Ilaw ang kailangan na lang. Oh, hello? Gutom. Yung may pangin, tatatuyo. Oh. Hello? Oh. Ngayon si Abraham nagkasala. Siya ba ginambala ng Diyos? Hindi. Yung
si Abimelech ang ginambala. Why? Because of the covenant of God. Yun ang good news. Hindi nakasalalay kay Abraham ang tipan, kundi nakasalalay sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, ako'y sumusumpa sa aking pangalan. Amen? Oh, tignan nyo, Genesis 12. O 22, 16. Tama ba yun? Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Tama ba? Verse 16 po. Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalayan kita. Ilang ba yung anak ni Abraham? Isa o dalawa? Mali at ay matematik ni Lord. Ha? Ano sabi niya? Sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kahit sa isa mong anak, pagpapalayan kita. Isa lang ba yung anak? Hindi, dalawa. But the promise is only one and that is Isaac. Amen? At hindi pangalay si Isaac. Si Ismael ang pangalay, siya may right. Sa batas ng tao, Jonathan is have the right that they can. But Jonathan knows the will of God. Alam ni Jonathan ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi niya iginingin ang kanyang sarili. Hindi siya nag-ingin, hindi siya na-insecure kay David because his security and his confidence ay sa Panginoon. Pero kung titignan natin, si Jonathan ang may karapatan. Hindi si David. But Jonathan walked by faith. Tama mo ba yan? Hello? And then Jacob, huh? Ephraim and Esau, binagganyan niya. So yung butso o mababa sa edad, yun ang pinagpala. Hindi yung nasa edad sa kanya. Oh, tama? So ang Diyos ay hindi siya, no? Nakasalalay doon sa batas ng tao. Sa sitwasyon ng tao. Okay? Oh. Oh. Tama ko yan. Are you with me? Oh. Kaya po, nung si Abraham sa kabila na siya nagkasala, siya mo'y bilis pa. Huwag ako kawalis, sabi niya yung wala. Dalhin mo ang mga ito. Hello? Oh, ganun mo yung tipan, ganun mo yung relationship. Pero may consequence ang kanyang ginawa. Pero yung tipan niya sa Diyos, hindi nagbabago sa kabila ng si Abraham ay nagkasala. Amen po ba? Oh, yun ang relationship, yun ang sitwasyon mo at sitwasyon mo kay Lord. Hindi nakasalalay sa gawa mo, nagkamali ka, hindi ka nagkamali, at nagbabago ang Diyos sa iyo, hindi po. Makasalanan ka pa, mabait na siya sa iyo. Kaya ngayon pa kaya anak ka ng Diyos. Amen po ba? At ang kabagitan ng Diyos, kapag nakita ng anak, yun ang magiging kanyang posisyon kung bakit siya gagawa ng kabagitan, kabutihan. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi na ipag-aral sa mga karami sa takot sa Diyos kung bakit sila sumusunod. That's why a lot of Christians did not enjoy their Christian life. Lalo pa sila nabigatan, hindi gumaan. Dumagdag ang burden. Samantalang ang Panginoon ay nandyan siya para ikaw ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyahan. Sa panahon na katulad ni Abraham, hindi siya pinabayaan ng Diyos. At yun ang nagpatibay pa kay Abraham kung bakit si Abraham ay patuloy niyang naiintindihan that he became fully persuaded na toto pa rin at toto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang buhay. Oo. Amin po ba? Oo. Kaya po ganito yun. Ang anak, hindi. Ang mga anak, hindi nakasalalay kung sila man ay naglaba, nagugas ng plato, at sila'y makakainin. Oo. Relasyon po yun. Amin po ba?
Oh. Naglabas siya, nagbubas ng plato, naglinis, hindi nakasalalay doon kung bakit siya makakainin. Dahil naglaba ka, dahil naglinis ka, makakainin kita na. Napakabait mo na ako. O tapos yung isang anak, hindi naglaba, hindi na gano'n. Anak, kumain ka na. O, pareho lang. Pareho silang kumain. Why? Because of relationship. Hindi nakasalanan. Amen. O yun ang good news. Yun ang hindi natin kaya harapin. Dahil na, ang ating kaisipan ay nasanay sa gawa. Na kapag ikaw ay nagkamali, deserve mo. And God will not bless you. No, the blessing of God ay hindi nakasalalay sa gawa mo. Sa mundo, yes, kapag ikaw ay lahit eh, hindi ka na. Susweldo ng tama. Pero sa Diyos, sa iyong kaugnayan sa Kanya, hindi magbabago ang Kanyang pangako sa iyo. He will never leave you nor forsake you. He will be faithful to you even though He is unfaithful. Amen. Oh. Kaya kung mapapariwara man ang tao, hindi dahil ang Diyos ay pinarusahan ka niya o sinumpa ka niya, hindi po nagbago ang Diyos sa iyo. The more sin abound, grace abound. Amen po ba? Hallelujah! Oh. Ngayon, yun ba ay pagiging ano ba yan yung considerador ng Diyos? Hindi! Ang tao ay hindi siya makakapagbangon kung walang pakinig. Kung wala siya nakikita maganda. Hindi na. Ang takot kasi, pasamantala lang. Lalong inumulog ng takot ang tao. Amen? Alright? Oh. Ngayon, kung hindi man nagbago ang tao, ang Diyos ay hindi pa rin siya kailanman nagbago. Kaya ang tao may dahilan. Dahil ang tao ay tatanggapin niya ang consequence. There is always a consequence. Ang tao ang mahihirapan. Amen? At ang tao hindi niya kaya tulungan ang kanyang sarili. Tapos ang Diyos pa ay lalayo sa kanya. Paano ng tao? God is always there for us. Amen po ba? Kaya nga po, we submit one another. Kaya ang anak na kapag inakain na walang kondisyon, kapag nakita ng anak kung gaano siya kamahal, siya rin ay kusa susunod. Yun ang magandang relasyon. Kusa. Hindi pinipilit. Amin ba? Mahirap tanggapin sa isang tao na kapag siya ay napipilitan naman. Kaya sweldohin mo siya. Umisa kapag ikaw ang manager o ikaw ang may-ari, sinisweldohin mo na dahil lang sa sweldo, hindi nagiging maganda ang harmony ng employer at saka employee. Na yun ang nagiging basis. Dapat sana'y bunga lamang. Are you with me? Amen po ba? Mahirap yung napipilitan. Mahirap na pinipilit ang tao. Amen? Kaya po rin ang Diyos. Ako'y napalaya dahil ako po ngayon ay nakatayo sa Panginoon. Hindi sa gusto ng tao at hindi gusto ng tao. Amen? Napakahirap pilitin ang tao. Napakahirap nung itulak ang tao. Na meron naman siyang sariling desisyon at meron siyang sariling opinion sa kanyang buhay. Kaya maraming frustrated. Are you with me? Oh. Ngayon, napakahirap naman na mabuhay. Na nag-iisa ka. Kaya nga po, ang Panginoon ang solusyon sa lahat. That He is the way that you can be. He will provide everything to you. Amen? Your security, your confidence. Hindi yung self-esteem, Christ esteem. Hindi yung ang self mo ay kahit hindi ako tanggapin. Sino ba sila? Pogi naman ako sa kanya. Mas maganda ako sa kanya. Mas mabita ako sa kanya. Yung sineself-esteem mo, itinataas mo ang sarili mo. Hindi po. Let Christ. Amen. Ang Panginoon ang mag-esteem sa iyo. Ang Panginoon ang siya magtaas sa iyo. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan. Sa buhay niyo. And all this thing shall be added. Palakpakan naman natin ang Panginoon natin. Yes. Amen. Woo! Glory to God. Amen. Nag-good
Abraham. Bakit? Kasi po siya ang pangunahing covenant. Ang batas ay dinagdag lamang. Okay? Balik tayo sa batas, sa Mosaic Covenant. Ang Mosaic Covenant is only a reaffirmation, reaffirmation. So, listen. Sa binasa natin na si Abraham, sabi niya, ikaw ay magiging bansa ko, ikaw ay magiging lahi ko, ikaw ay magiging katangitang. Yung sinabi ng Diyos kay Mosaic Abraham is only a reaffirmation what God already said to Abraham. Amen? Reaffirmation, renewal lang para pagpapaalala, lalo pang lilinaw sa bansang Israel kung ano yung pangako ng Diyos kaya sa kanilang ninuno si Abraham. Amen? Hindi pa lang siya magiging presyo kasi magiging katangitan. Katangitan na sila bago pa yung Mosaic Covenant. Bakit? Kasi po, kung hindi sila katangitan, bakit pa sila inilabas ng Diyos sa Egypto? Kaya sila inilabas ng Diyos sa Egypto ang bansa Israel dahil sa sinabi ng Diyos kay Abraham. They are already a peculiar, they already a priest. Hindi pala, kapag susunod sila, listen, hindi kapag susunod sila, ay doon lamang sila magiging hari. Doon pa lang sila magiging banal na bansa. No. Before the law, before the Mosaic Covenant, they are already a nation. They are already, sila ay kayamanan na ng Diyos. Kaya nga, yung Mosaic Covenant is a reaffirmation. Sila ay banal na bansa, sila ay natatangi na, sila ay pari na. Kung titignan natin ang Exodus chapter 20 verse 24, there is already a priest. Meron ng priest bago pa po yung batas. At yan, naisinan. So, hindi pa lang kapag nagkaroon ng batas, doon pa lang nagkaroon ng priest. No, before the law, there is already a priest. Before the law, there is, meron ng offering, meron ng paghahato. Amen, meron ng ikapu. Kaya ang pag-ikapo ay pagkilala sa tinanggap mo sa Diyos. Because if you have received, amen, there is giving, there is sharing. Kaya mahirapan tayo magbigay kasi, amen, hindi pa natin tinatanggap ang tinanggap natin, hindi pa natin kinikilala tinanggap natin sa Panginoon. Amen? And that is the way of God to bless us. To walk by faith, not by sight. Hindi sa pera magbubuhay, kundi sa Kanya. Kaya ako nagbibigay. Amen? Kaya huwag natin po limitahan. Okay? 10% is yes, but there is more than 10% that you can keep. And God will supply our needs. That's why people will like ang mga tao. Gusto nila na pagpalain sila din ang Diyos. Katulad mo, kasi hindi mo pinagpaguran ang pagpapalang ipinigay sa iyo ng Diyos. Amen ba? Hindi mo pinagpaguran, mga kapatid. Hallelujah. Oh. Hindi mo pinagpaguran, hindi sa sistema ng mundo kung bakit ka pinagpala. Kundi dahil sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Alright? Amen po ba? O, kaya nga, it's a reaffirmation and then it's a partial fulfillment. Okay? Listen, ibinigay na ng Diyos ang batas kay Moses na bahagi ng covenant upang sa ganun ma-clarify that they are a nation. Ha? Para ma-clarify that they are the nation. Kaya nga, yung communication ng Diyos sa kanila ngayon ay sa mamamagitan po ng ordinances. Because ang ibang mga bansa, listen, ang mga ibang bansa ay meron silang kanya-kanyang ordinances. Alright? Okay? Yun po yung isang katibayan ng they are a nation. Hello? At there is must be a king. Kailangan merong hari para masabi nila na sila ay bansa at ang kanilang hari ay ang Diyos. Hindi nagbubatayan na sila natatangi. And they were set apart.
What do you mean by being set apart? Through the ordinances, through the law, people will see that they are different. Iba sila sa maraming mga bansa. Iba ang kanilang pagdating sa pagsasaka. Iba. Bakit? Kasi on the seventh day, magpapahinga sila. On the seventh month, one month, hindi sila magtatrabaho. Iba sila. So iba yung the way they think. The way that they live. Paano sila mabubuhay, paano sila mag-isip patungkol sa pagsasaka ay iba sa maraming mga bansa. Hindi pwede, hindi sila pwede hindi magsaka ng isang buwan. Wala silang kakainin. Pero sila meron. Bakit? Because God intervened. Amen. Alright? Amen? Nung sa mga binhing tatali nila, ang Diyos ay kikilos. Amen? Pagpapalain ko, mga presyo nyo, yun sila, sabi ko ng storehouse, sabi mo ng Deuteronomy chapter 28. Actually, chapter 28, yun po ay bagong generasyon na naman yun. Kaya ang binanggit na naman ng Diyos sa bansang Israel, because this is, the Deuteronomy 28 is another generation. Iba yung generation ng Exodus sa generation ng Deuteronomy 28. Kaya na, inuulit, upang sa ganun, maitanim kung ano yung pangunahing covenant, the primary and supreme covenant is the covenant of God to Abraham. The law, the covenant of Moses is only added. Hindi ko naibigay para makuha ang pangarap. Kundi, ito yung naibigay para maging guide ng tao. How do you? Kaya na, ang batas, Galatians chapter 3, it is a schoolmaster, is a tutor. How they live different to other nations. Amen? That they will be priests. Okay? Ibig sabihin, they will be priests, no? May pamumuhay nila yung patawagan ng tinanggap nila sa kanilang ninunong Abraham. That they will be a representative. Kaya na ang batas ay is a guide to their lives. And as they follow the law, listen, as they follow the law, they see that they are unrighteous. They are a sinner. Because the law is the standard of God. Amen. Kaya the more they follow, they see Christ. Kaya ang lililit sila ngayon doon sa faith ni Abraham. Oh. At kung paano si Abraham, kaya nga makikita natin in John chapter 8, kung kayo, sabi ng Diyos, o chapter 6, kung layo niya ni Abraham, hindi niya huwag ang ganito. Gaganin niya. Oh. Kaya nga, if they walk by faith like Abraham, hindi sila magiging sa gabal at hindi sila laban kay Kristo. Nagigilin mo natin. Alright? Oh. Kaya po, huwag tayong mabuhay sa batas. Mabuhay tayo sa pananampalataya. At kapag nabuhay tayo sa pananampalataya, mas magagawa natin kung ano ang pamantayan ng Diyos dahil ang laging pamantayan natin ang kanyang katuwiran sa buhay natin na katulad ni Abraham. Kaya nga, nung mga bansang Israel, ang sabi ng Bible, na hindi sila tumugon. Hindi sila sumunod. Bakit? Hindi dahil sa batas. Alright? Kundi hindi sila sumunod doon sa pananampalatayang ginawa ni Abraham. Hindi doon sa batas. Amen ba? Alright? So, yung kung binasa natin, Abraham already follow everything. Yung tipan ay ginawa lahat ng aking utos, ng aking commandment. Yung requirement ng kausan ay ginawa ni Abraham sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos na ibinigay sa kanya. Naintindihan mo natin. By death na yung covenant because of Abraham. Alright? Kaya ang sabi ng Diyos kay Moises, sabi ng Diyos kay sa bansang Israel, nung sila inalis sa Egypto, mabuhay kayong patulad ni Abraham na kung saan, amen? Kung saan, sa pamamagitan ng pananampalataya, Abraham follow the covenant. Hindi mo natin?
Kaya sa pamamagitan ng faith, ang kasunduan nila ay magiging tama. Kaya kung magiging tapat kayo, at kung susundin ninyo ang kasunduan ito, and they will walk by faith, then they are faithful because of God, or because of the righteousness of God in their lives. Naintindihan mo natin? Oh. Amin ba? Hindi sa pamamagitan ng gawa para masabi nila sila ay tumupad at naging tapat. No, magiging tapat sila by believing. No? By believing. Okay? Amin ba? Ang Diyos ay talaga namang sila ay tinawag na bilang pare. Okay? Pero tumanggi sila. Isa na rin ito, sa Exodus chapter 20, makita natin doon, and Deuteronomy chapter 5, verse 27, ang Diyos ay namumusap sa kanila individually. Gusto ng Diyos ay mamusap siya individually. Pero mga tao, tumanggi. Tinanggihan nila ang Diyos. Oh, yun ay ang belief. Oh. But if they believe, because Abraham is the supreme covenant, alright? Ang kautusan ay guide lamang, at ito ay binigay para makita kung gano'n sila katigas ang ulo, no? Okay? Ang batas ay ibinigay para sa gano'n ay may pakita na sila ay tinawag bilang bansa, banal na bansa, at tinawag na bilang pari na maging representative ng Diyos sa buong maraming mga bansa. Alright? Ito yung covenant ng Moses. Alright? At para mangyari yun at maranasan nila katulad ng naranasan ni Abraham, amen? Ay sila ay lumakad din sa pananampalataya na katulad ni Abraham. Amen po ba? Kaya makikita natin sa Bible na nag-ooper nga kayo, wala naman ang puso nyo. O, hindi mo sa gawa, kundi sa puso. Kaya they will celebrate, they will have Sabbath, amen, because of their faith. Not because they need to do it, hindi yung kailangan nilang gawin ito para sa gano'n, makuha nila ang pangako ng Diyos sa buhay nila. Okay po ba? Kaya, katulad ni Abraham at tayo rin, ay kailangan lumakad din sa pananampalataya. At magagawa natin ang lahat ng bagay ng kusang loob sa buhay natin. Dahil ang standard ng Diyos ay binigay niya sa bansang Israel, yun po yung mga batas. Do not kill, do not steal, amen? Honor your parents, no? Father and mother. Do not covet, huwag kang maingin, huwag kukunin ng iba na hindi sa'yo. Amen? Okay? So yun ay pamantayan na pinapakita ng Diyos upang sa naman may pakita niya ng Diyos kung paano sila mamumuhay. Nakakaiba sa maraming mga bansa at ito'y nagiging guide nila kung paano sila mamuhay dapat. At dahil sa guide na ito, ay makikita nila na magagawa nila ang bagay nito sa pamamagitan ng katuwiran na tinanggap ni Abraham. Dahil si Abraham ay tinupad niya ang lahat sa pamamagitan ng katuwiran na tinanggap niya sa Diyos. Amen po ba? Sa ating pagwakas din natin, ang Exodus chapter 14. Kung di man tayo matapos, bigyan niyo pa ako ng last 5 minutes. Tama? Sana? Exodus chapter 14. Okay pa ba kayo dyan? Okay. Wala na. Verse 10. Okay. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Egyptyo. Kaya dumayo sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Egypto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamamatay? Inilabas mo nga kami sa Egypto, ngunit tignan mo ang nangyayari. No? Sila malabas, sila ay nandoon sa ilang at nandoon ng Red Sea at parating ng mga Egyptyo. Sige.
verse. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasabihin. Sinabi na naman, sinabi na namin sa iyo na huwag mo kami pakialaman. Ha? Mapakialam ni Moses. At pabayaan na lamang kami manatiling alipin ng mga Yesyo sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa iyo. Alright? Sige. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayo matakot. Tignan lamang lang ninyo kung paano kayo ililigtas ninyo ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Yesyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh kung manatag lamang kayo. Okay, let's get it. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Ha? Palakarin mo, no? Palakarin mo ang mga salita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Okay. Gano'n ba? Verse 17. Gano'n ba? O 16. Gano'n ba ba? Wala na. Okay. Verse 16. Pagkatapos itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Hipsyo para habulin nila kayo. Pero lilipulin ko ang paroon at ang kanyang mga sundalo, mga kabayo at mga kabayo at karwahe sa umagitan nito ay mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko sila, malalaman ng isyo, ni Isyo na ako ang Panginoon. Nais kong ulitin sa verse 15. O sa ibang version ng Tagalog, dito sabi niya, pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Ha? Sabi ng Panginoon, why? Bakit ka papatuloy na humihingi ng tulong? Sabihin mo sa mga Israel, magpatuloy kayo sa paglalakbay. Why? Ha? Kasi ibinigay na ng Diyos ang authority kay Moses. Sinabi niya, no? Naibibigay ko ang lupang pangako. Okay, pero kung titignan natin ang sitwasyon, mayroong ibang daan na papunta doon sa lupang pangako, sa Kanaan. Pero ang daan, sabi ng Diyos, dito kayo dumaan. Ito hindi talaga daan. Kasi dagat to. Eh. Pero sabi ng Diyos, dito kayo dumaan. Hindi talagang daan, hindi talagang normal na daan. Dahil yun, ang matutumuan nila ay ang Red Sea. Ito yung talagang daan ng tao. Bakit sila hindi pinadaan ng Diyos dito? Kasi marami mga bansa dadaanan nila, baka lalo sila mag-alinlangan sa Diyos. Maraming kontra. Maraming kontrabida dito. Pero dito, wala maraming mga bansa. Dagat lang. Kaya iba ang way ng Panginoon. Okay? At nang dumating ang mga isyo, tingnan nyo, buti pang mabati na rin. Dinalma mo dito para dito kami ililibig. Wala na lang mapaglilibigan sa Hipo. O yun ang kaisipan ng mga Israelita. They are walking by sight. Kaya wala silang armas, wala silang karwahe, kaya hindi sila mananalo. Hindi nila na alala. Ayan. Hindi nila na alala kung paano sila pinagtanggol ng Diyos. Alright? Paano sila pinagtanggol ng Diyos sa Egypt? That there are 10 plagues, bakit sila nakalabas sa pagkaalipin? Tama mo yan? Oh, alright? At ang sabi ng Diyos kay Moses, bakit ka papatuloy na humihingi ng tulong? Ibinigay ko na yung tungkod, and that is the wrath of God. Wrath, yun ay tungkod na ng Diyos, dati tungkod lang, ngayon tungkod na ng Diyos, ibinigay na yung power. Binigay na yung authority. In Exodus chapter 7, verse 1, ang sabi ng Diyos, kay Moses, Moses, ikaw na ngayon ang magiging Diyos ni Paraon. Ibig sabihin, ikaw na ang magiging boss ni Paraon. Yun ang authority. Kaya, impliedly, mali ang pagtawag ni Abraham sa Diyos. Ang dapat ay magpatuloy sila at gamitin ang authority. Kaya tayo mga kapatid,
God is with us. The power and authority, His righteousness, His peace is in you already. Receive it and receive it and receive it and live with it. Huwag ka nang hihingi, nang hihingi. Ang Diyos ba'y manhid? Para hindi niya alam, bago ka pamangailangan ay ibinigay na, bago ka sa sitwasyon na ito, alam ng Diyos na mangyayari pagyayari ito. At iba ang kanyang paraan para sa atin. Hindi natin siya pwedeng limitahin kung ano ang ating sariling pag-unawa. My dear brothers, listen carefully. How you understand God, doon mo siya mararanasan. Hindi ibig sabihin yun ang Diyos kung ano ang naunawaan mo sa Kanya. Hindi ibig sabihin yun ang Diyos, no? Hindi nagbabago ang Diyos. Siya doon na nangwala. Siya yung malaking Diyos. Amen? Kaya kung ano ang naunawaan mo, hindi siya yun. Yun lamang ang bahaging naunawaan mo kung sino siya. Kaya huwag mong isalalay ang pangyong pag-unawa kung sino ang Diyos. Isalalay mong pag-unawa mo sa kanyang mga salita at yun ang Diyos. God is good and all the time, God is good. He will never leave you nor forsake you. His covenant is always with you. Hindi nakasalalay sa tao. Ang kapatid, hindi nakasalalay sa iyo. Amen. At ang Diyos ang magiging lakas natin. Ang Diyos ang siya natin magiging reward sa buhay po natin. At ang mga Egyptian nga po ay namatay. Amen. Kaya hindi sila lumaban. Hindi sila napagod sa pag-ipaglaban. Kaya huwag kang mapagod mag-ipaglaban sa diablo at sa problema sa sitwasyon. Amen. Ang Diyos ang bahala sa iyo dahil siya ang nangako sa iyo. Amen po ba? Siya ang lumaban sa kasalanan at tinalo na yan ang diablo sa buhay mo. Kaya ikaw ngayon ay matagumpay at malaya at mabuhay tayo sa authority, the power, the life that is already inside of us. Amen po ba? So stand, Lord God, we thank you so much.